Papag nga ng asukal, oh. Asukal daw. Tay, oh. Iyan kasi iPad. Kasi ng iPad eh. Ikaw kasi puro kang text. Okay, kayong dalawa ha. Tama na. Pareho lang kayo eh. Sus, ikaw din eh. Oh, bakit? Anong sabi ng dyaryo mo? Oh. Ay, naku. Tama na nga muna yung mga ginagawa ha. Kumain tayo maayos. Nay, wala pong pang itlog. Haha, may ilig sa itlog. Kaya mukhang bilog. Tito. Nay, wala ba sinangag? May sa sinangag kaya mukhang bangag. Ay, sa si Kuya Nay eh. Tama na ha. Baby? Baby? Nasaan pa yung mga yan? Uy, bakit iniinom mo pa rin yan? Sarap eh. Hindi mo na kaya ang palaman. Papa Pete, mamaya yan sa pagbabalik ng kwentong katotohanan with your katoto, Papa Pete. Diyan lang kayo! Sino po, ma? Sino po nagiging ganyan? Parang nabikit na yung mga tenga nyo dyan sa radyo. Si Papa Pete po. Sino? Papa Pete! Naku, ma'am, sikat yun, di ba? Nag-a-advise ng mga problema. Oh. Talaga lang, ha? Yun kaya yung problema ko, mabibigyan niya ako ng advice. Ay, oh. Oo naman, ano po ba yan? Kasi gusto ko sana ng pritong itlog at saka sinangag, eh. Tingin niyo, matutulungan ako ni Papa Pete? Yes, madali lang yan, ma'am. Ito yung number, tawagan niyo na lang, ha? Shhh! Ma'am, ako na lang pong gagawa. Isusunod ko na po, ma'am. Ikaw naman, Patrick. Talagang himala, ha? Hindi ka ngayon nakikikain. Mas inuna mo pa talaga yung radyong yan kesa sa hot. Ano yun? Black. Oh, Brother Peter! Kumusta na? Ay, oo naman. Nanimiss na nga namin ang ating group discussions, eh. Pati nga itong si Didi nagtatanong na. E di gawin natin dito sa bahay. I'm sure maraming nako, maraming a-attend. Oo. Eh, ako nga mismo, nako, ang laki na natutunan ko sa ating group discussions. Yes. At saka malaki na ang pagbabago ng buhay ko. Si Mama, mahilig yan sa mga ganyan-ganyan. Sa mga group discussion. Kaya nga dati, gumawa yun ng grupo eh, dun sa lugar namin. Si Brother Peter, siya yung nag-aano ng family counseling. May mga grupo siya sa iba't ibang lugar. Pero once a week, ginagawa yun sa bahay namin. Eh, siyempre, ako, kahit ayoko, wala naman akong magawa. Pinipilit ako ni Mama. Hindi naman. Hindi naman kita pipilitin kung ayaw mo. Punta ka doon sa kabilang bahay. Imbitahin mo sila Elsa. Ma. Hindi. Sige na nga. Kailangan ba natin pumunta doon? Minsan lang nga mag-imbita si Mimi. Nakakahiya namang tanggihan eh. Pagbigyan na natin. Eh, di ba sabi mo ano yun? Family counseling, yung nagkikwento ng mga problema? Oo. Eh, wala naman tayong problema. Oo nga, kaya lang nakakahiya nga kung hindi natin pagbibigyan.
Ano gagawin natin doon? Eh di makikiupo, makikinig, makikidiscuss. Anong discuss-discuss? Wala naman tayo di-discuss. Basta, pupunta tayo. Ayan, pupunta lang. Problem. Tapos ba? Bakit ba hindi ka makaintindi? Pagbibigyan nga lang yan. Eh, magmumukha tayong tanga doon. Pupunta tayo. Wala naman tayong problema. Elsa, tsaka lang tayo Yan tayo. May problema ka na. Hi! Mabuti naman nakarating kayo. Halika, halika. Pasok, pasok. Siya nga pala si Brother Peter. Leader ng grupo namin. Brother Peter, this is Elsa. At siya naman si Peps. Asa si Pepe. Pepito. Oo, oh, ikaw yung nanalo sa loto, ha? Congrats, congrats! Ay, salamat niya. Medyo sinuwerte lang. Ay, siya nga pala, Brother Peter. May dadating pa tayong mga couples. At taga rito rin sa subdivision. Na-meet ko sila sa church. Anytime now, padating na. Good. The more the merrier. Yes. Upo muna kayo. Salamat, upo. Thank you. Ay, sandali lang. Oh, hello! Come in! Hi, Norman! Hello. O, sila yung sinasabi ko sa inyo, Brother Peter. Good. Asa po? Pagsimula na tayo. Kumusta, sir? Okay, ah. Ganda pa rin si Mrs. Ah. Ilang taon na ako kayong kasal? I'm his girlfriend. Si Jojo ang kasama ko. Oo naman. Inahal ako na practice lang. Sayaw ng anak ko na rin. Anong sayaw? Magsisimula na yan na tayo. Good evening sa inyo lahat. Bago tayo magsimula, eh magandang magpakilala muna tayong lahat. Pero pasayaw naman natin. Sabihin natin mga pangalan natin, tapos lagyan natin ng rhyme. Okay? Para masaya. Okay, for example, so simulan ko ah. Ako si Brother Peter, at ako ang group leader. Pahit ko tayo ganun, ha? Ako si Elsa, para sa masa. Ako si Pepito, at ako ay nandito. Ako si Didi, malaki ang puso. Hindi naman rhyme yung Didi at puso. Eh, yung Didi, Huwag ka na lang, ha? Pass na muna siya, Brad. Sige, next time, paghanda mo na lang, ha? Mimi. Ako si Mimi. Ako ang nanay ni Didi. And I'm Tommy. I'm your fair money. Just joking. Paano mo nalaman to? Ano, balitaan ko lang. Galing na ako sa bahay nila, Pepito. Apat naman ako, hindi ba? Yes, you're just fine. May family discussion to. Family counseling. Asan ang family mo? Oo nga. Puro partner. Hindi. Kami lang ni Didi ang partner. Okay. I'm good. Check. Check na naman. The baby. Oh, kamusta ni textmate mo? Okay lang. Oh, ba't parang hindi ka masaya? Di ba boyfriend mo na yun? Oo. Eh, problema mo. Pugi-pugi mo na. Eh, namang problema nga ako eh. Bakit? Seloso ba? Yun na nga eh. Hindi nga nagsiselos. Problema ba yun? Maganda nga yun eh. Alam mo ba nagkasyota ako? Nako, sobrang seloso. Ay, maya't maya, check ng check kung nasan ako. Nakakainis kayo yung boyfriend ng check ng check, kaya binrig ko. Check? Check ka naman ng check eh. Breaking kita dyan eh. Yan lang. Talo ka lang eh. Talo. Dayan eh.
Ano ba yung boyfriend mo yan? Saan mo ba nakilala yan? Sa Facebook ko yung nakilala. Mag-iisang buwan na kami. Alam nyo, ang dami-dami ko nang fini-friend na lalaki sa Facebook. Hmm? Hindi siya nagseselos. Feeling ko hindi ako mahal nun eh. Kasi di ba sabi nila, ang pagseselos daw ay tanda ng pagmamahal. Ay, hindi rin. Ang tingin ko sa nagseselos, walang tiwala. Pero pag hindi siya nagseselos, ibig sabihin ng buong-buo yung tiwala niya, kaya mahal ka nun. Nakita niyo na ba yung picture mo? Oo naman! Okay, kung ako man, kung ikaw naging girlfriend ko, hindi rin ako magseselos. Bakit? Eh, tiwala naman ako na walang ibang papatos sa'yo. Pero baby, alam ko na, ba't hindi mo na lang kaya itawag yung problema mo kay Papa Pete? Ay! Isang idea mo! Oo nga! Tama! Tama ka! Norman, yun naman sa na-share mo kanina, huwag niyo masyadong problemahin ang age. Importante, you love each other. You understand each other. And you share the same passion for the same things. Yan. Sabi nga nila, di ba? Age doesn't matter. Di ba? Ano ba, Didi? Age doesn't matter. Ito mo pa kay brother. So, bali sa pag-ibig, walang bata, walang matanda. Kumbaga, pantay-pantay lang, tama? Amen! Amen! Amen. Oo naman. Baby! Baby! Oh! Makinig ka o kinikwento ni Papa Pete yung buhay mo sa radyo. Oo, naririnig ko nga. Pero parang di naman ako yan. Anong di ikaw yan? Ay, ano sinabi oh? Yung lalaki, hindi siloso. Yung babae, 50 anyos. Bakit? 50 anyos na ba ako? Baka sipain kita dyan eh. Huwag kang makaano-ano dyan, baka durugin ko yung bungo mo. Wala naman ako sa kami, ikaw yun ah. Ay talagang di ako yun. Oh, by the way, nakakalimutan kong banggitin kung sino ang ating caller. Itago na lang natin siya sa pangalang Babe. sa tingin mo, hindi ikaw yun? Ha? Nakakaasar naman to si Papa Pete. Problema na nga ako. Pinasama pa ako. Eksaj! Pwede ito, masyadong malaki na ito eh. Huy! Anong ginagawa niyo? Poster po para sa school namin. No, tinutulungan ko na at bukas na raw kailangan to para lang mapabilis ng konti. Konto naman yan, anak! Thank you po! Itoy, oh. Anong tingin mo dun sa grupo ni Brother Peter? Okay, okay di ba? Oh, okay, masaya, masaya. Eh di, punta tayo ulit mamaya. Mamaya? Sige, okay lang. Oh. Sige. Gusto ko mag-share tayo. Mag-share? Kikwento natin yung problema natin? Oo, mag-share. Eh maganda rin yung nag-share tayo, hindi ba? May matututunan sila sa atin. At saka gusto kong malaman kung ano yung sasabihin ni Brother Peter. Ano? Yan ka na namang Pitoy, ha? Huwag mo akong sisisihin kapag tinamaan ka naman ako nalamin. Ito naman, ito naman. Ikaw naman kasi, huwag na... Bakit ba tayo pupunta doon? Ang gagawin na gusto mo ba yun? Nalalaman pa na iba yung problema natin. At saka, ano yung share ko? Wala naman akong problema sa'yo. At saka ito pa,
madalas parang ano eh, parang tinatawaran niya yung kakayanan ko. Yung parang kine-question niya lahat ng desisyon ko. Hindi, hindi sa ganun kasi para sa akin, siya pa rin ang lalaki. Siya ang padre de pamilya. Siya magdedesisyon. Hindi. Madalas kinukontra mo ko lahat ng sinasabi ko. Kinukontra. Biruin niyo ha, yun na lang pagpili ng mga dadaanan na kalye, pag-traffic. Maliit na bagay yun ha, maliit na bagay. Pero pati yung desisyon ko kinukontra. O ano nangyari? Di lalo kami natatraffic. Tapos pag uwi ng bahay, nagagalit pa sa akin. Hindi naman ganun. Oh, hindi. Ayan, yan na naman. Oh. Nagsashare ako, kinukontra ako. Hindi nang hindi. Teka, teka, teka. Pupito, si Elsa ba sinasama mo sa mga decisions? Kunyari, mga loans o kung saan paparaan yung mga bata? Oo naman. Okay lang sa'yo yun? Oh, siyempre naman. Oh, yun talaga ang gusto ko. Gusto ko magsasalita siya. Kasi madalas nga, hindi ako pumapayag hanggang di siya pumapayag. Pero yung mga ano yun ha, yung mga malalaking bagay, pero yung mga maliit na sinasabi ko, yun yung nakakaano eh. Yung parang nasisira yung diskarte ko, parang minamaliit niya ako. Yun ang naano ko. Okay, okay. I think I know what the problem is. Kasi kaming mga lalaki, malaking bagay sa amin yung kami pinapadiskarte nyo eh. Kasi naturally inflated mga egos namin. So pag pinuputok nyo yun, eh nasasaktan din kami. Diba guys? Oo naman. Pero minsan, importante rin hayaan natin silang i-deflate ang mga ego natin. Kaya Pepito, minsan, eh, bigyan mo na mismo ng chance si Elsa na magtanong o makapag-decide. Kunyari, eto ah, nagda-drive kayo, di ba? Tanong mo siya, oh, traffic ngayon. Saan okay dumaan? Sa tingin mo? Di ba? Tapos hintay mo yung reaction niya. Eh, kung tama man o mali, walang sisihan. Di ba? Pareho kayo nag-decide nun eh. Ngayon, kung mali, eh, walang magagalit. Eh, kung tama naman, congratulations! Pareho kayong tama. Desisyon nyo pareho yun eh. Pwede ako naman mag-share? Ay, naku, anong oras na? Baka may mga... Tsaka na lang pagka may time. Hali ka na. Hali. Thank you, ah. Thank you. Hali. Sinabi mo, di ba gusto mo mag-share tayo? Tapos ngayon, nagagalit ka. Yun ba ang pagkakaintindi mo sa pagsashare? Eh bakit mali ba pagkakaintindi ko? Di ba dapat, sabi mo, magkwento tayo. O yan, hanggat maaari, may natututunan doon sa kinwento natin. O, yun naman ginawa ko ah. Pati nga ako may natutunan. Anong natutunan mo? Manlaglag ng asawa? Hindi, ito talaga. Hindi ka ba nakikinig? Pasensya ka na, masyado kasi akong busy sa panliliit eh. Habang pinapaliguan mo ako ng mga paniisulto. Tamo. Tandaan mo yung sinabi ni Brother Peter, ha? Magkahati tayo sa responsibilidad. Ha? Nasa sa ating dalawa yan kung mag-aaway tayo ngayon o hindi. Eh kung ako tatanungin mo, syempre ayoko mag-aaway tayo. Kasi ang ending yan, pareho tayong mali. O ngayon, ikaw na patidiskartihin ko. Anong gagawin natin? Oh, kita mo to. Ikaw parang wala kang natututunan eh. Tay, mukhang dito ka na matutulog ah. Huwag kang umano dyan. Diskarte namin to. Diskarte namin to! Gusto mo na lang lagi ka nasusunod. Parang kang bata eh. Tapos nagdadabog ka pag hindi ko nabibigyan. Ha? Ay, siyempre mo sa sabi mo. Hindi mo totoo. Siyempre naman, no. Hindi na kukuha yung gusto ko. Hindi ko naiitin ko. Teka. Teka lang. Ano bang hindi niyo mapagkasunduan? Ako, eh paano ito, brother? Hindi mo maintindihan. Paano? Masyadong isip bata. I agree. Yan din ang problema ko kay Lisa. Eh kasi naman, bata pa ako. Ang mahirap kung matanda ka na tapos isip bata ka pa rin. Yun ang mahirap intindihin. Tama. Tama sinasabi niya. That's what I'm talking about. Ano mo, sinusubukan naman siyang intindihin eh. Pero hindi, hindi ko kaya. Hindi ko talaga kaya. Hopeless. I'm done. Fine. Ewan ko. sandali. Nako, wala mo nang susuko. Alam niyo ah, lahat ng problema, may solusyon. So ano, okay na kayo? Sabi ko sa inyo eh, lahat ng problema, may solusyon. Brother Peter? Yes? Paano naman yung problema namin? Tommy, sigurado ako na hindi ka makakaproblema. Talaga? Bakit? Eh, hindi naman tayo eh. So, walang problema. Kung siguradong nahanap tayo dun sa meeting, pala yung text ni Mimi, oh. Sabi mo? Sabi ko, patay yung lolo mo.
na? Nagsinungaling ka? Bakit? Nasaan ba lolo mo? Patay na. Kung ano? Hindi, naalala ko kung ano yung sabihin ni Brother Peter. Kaya mo, okay lang. Siya naman nagsabing dapat, nagde-date tayo, di ba? O ginagawa lang naman natin yung sinabi niya. Ba't ba nga tayo umalis ngayon? Ba't tayo lumabas? Marami na ba ibang araw eh. Ano ba sinaselebrate natin? Sinaselebrate yung araw-araw eh. Kasama kita. Jesus! Tsaka sumasakit na yung likod ko sa sopa. Ano? Sopa, sopa. No, order na tayo. Dakit! Ano ka ba? Kanina pa ako naghihintay dito. Hindi ka pa marunong sumagot ng cellphone? Eh, napahaba yung discussion eh. Tapos ngayon, magmamadali ka na naman dahil may trabaho ka pa, di ba? Eh, ano gusto gawin ko? Gusto ko, gawan mo ng paraan! Shhh. Palagi na lang ba ganito? Oh, can you not make a scene here? Diba, ito gusto mo? Oh, eh, nandito tayo! Ito nga yung gusto ko. Pero hindi naman ganito. Ano to, palagi na lang ito gagawin during your spare time? Palibasa, di ka na kasi naubusan ng trabaho eh. Pwede bang huwag mo idamay trabaho ko dito? Baka nakakalimutan mo. Pareho tayo nag-decide nito, ha? Oo nga. Pero now, I regret it. Ano may nangyari sa loob? Oo nga, hindi ako makapaniwala. O paano yan? Attend pa tayo ng mga meeting ni Brother Peter? Ewan ko nga eh. Sir, ma'am. Thank you. Miss, ano ba? Sorry. Sorry talaga. Ano ba yan? Di ka kasi nag-iingat eh. Robert, Robert. Sige na. Pasok ka na muna sa loob. Ako bahala dito. Sir. Ako'y may-ari ng sasakyan. Ay, pasensya na. Pasensya na ko talaga. Hindi ko naman ako sinasadya. Nagmamadali lang ko ako eh. Pero wag ko kayo mag-alala. I'll take care of the damage. Ito. Ito yung card ko. Magtawagan na lang tayo para sa insurance. Anong number nyo? Angie pala, pangalan mo. Ako si, ano, si Pipito Manaloto. Ay, pasensya na po talaga, Mr. Manaloto. Si Elsa, asawa ko. Hi. Hello po. Kaano-ano mo si Brother Peter? Asawa ko siya. Magkakilala ko kayo? Oo, nandun kami sa loob kanina, eh, hindi namin sinasadya, narinig namin yung pinag-uusapan. Nandun lang kami sa kabilang table. Ha? Naku, nakahiya naman sa inyo. Pasensya na. Ay, hindi. Okay lang yun. Talagang nangyayari yung mga ganyan sa mag-asawa. Ilang taon na ba kayong kasal? Magto 2 years na po. Pero, parang nahihirapan na ho kami. Ganun talaga sa simula. Pero maaayos din yan. Sana nga. Eh, teka, paano ko ito? Paano ko ito maaayos? Hindi, huwag mo naintindihan yun. Maliit lang naman yun. Tsaka para hindi naman dagdagan yung problema mo. Talaga? Naku, maraming mong salamat. Sige, wala yun. Uy, ikaw, baka may lakad ka pa. Oo. Oh, sige, sige. Salamat po talaga. Sige. Ingat! Ang driver, hindi piloto. Huwag mo naman paliparin to sa sakyan. Ay, sorry po, sir. Eh, may nahabol lang po kasi ako eh. Sino? Si kamatayan? Hindi po. Yung pong show ni Papa Pete sa radyo. Eh, bakit hindi ka na lang dito makinig? Ayan na radyo, oh. Okay lang po, ma'am. Ay, naku naman, para namang hindi ka namin inabutang nakikinig kanina. Robert, sige na. Baka madisgrasya pa tayo. Salamat po. Yun, sakto. Po? Kami yung kinikwento ni Papa P!
Ikaw, Robert, baka ikaw nagkikwento dyan sa papapit niya. Baka tumawag ka, ha? Hindi, sir. Hindi ko nga po alam na ipapatay niyo si Mami. Hindi, totoo yun! Ay, sorry po. Baka sila, baby. Eh, nahihinig din po sila, eh. Sino ba yung papapit niya? Kilala mo ba yan? Ah, sikat pong DJ yan. Nagbibigay ng mga advice na sa mga tumatawag sa kanya sa radyo. Tsaka nagli-leader po yan sa mga counseling group. Eh, marami pang racket yan, eh. Anong counseling group? Ah, yan pong ano. Ay, baka yung kay Brother Peter? Yun po, siya po yun. Anong siya? Si Brother Peter. Siya rin po si Papa Pete. Oh! Opo, sir. Ano ba kayo? Brother Peter. Papa Pete. Hello? Oy, Peter. Ikaw pala si Papa Pete. Is there a problem? Narinig ka namin sa radyo kagabi. Ba't mo naman ginamit yung kwento namin nung walang permiso? Tapos ang OA pa ng pagkakagamit mo, biro mo sabihin mo papapatay ko si Elsa. What? Huh? Kailan? Okay, let me explain. Yes, ako si Papa Pete sa Truth Radio. Second, sorry pero ganun talaga kami sa radio station namin eh. Kailangan exaggerated. Eh, kailangan makiliti namin yung interest ng listeners namin. Kundi lilipat ng ibang station yung mga yun. Nandun na nga kami, pero sana naman nagpapaalam ka. Tsaka yung ginawa mo namang pagtatago ng pangalan namin, Pepe at Ella, paano mo kaming inubaran tapos binihisan ng dahon? Well, I don't mind kung si Dini magsuot ng dahon. And I'm sure malaki ang dahon na kailangan mo. I'm sure maliit yung sayo. At saka ikaw nga pala, bigay ka ng bigay ng advice sa kung sino-sino mga tao. Tapos, kayo pala ng asawa mo, kayo may problema? What do you mean? Naku, huwag ka na mag-deny. Nakita ka namin sa restaurant kagabi at nakausap namin si Angie, yung asawa mo. What did she say? Walang idinetalye. Pero sa tono ng pananalita, naku, alam namin, nahihirapan siya. Eh, alam mo, don't mind her. Marami lang iniisip yun. Alam mo, ikaw, no? Parang hindi yata maganda yung sinasabi mo. Di ba nga, ikaw ang nagsasabi sa amin na dapat hindi binabaliwala ang mga asawa. Tapos ngayon, maririnig ko yan sa'yo. Hindi tama yan? Sinasabi ka pa yung share the responsibility, yung ganun. Ano yun? Kayo ba ilang taon na kayo kasal? Bakit? Tingin mo hindi ko alam? 19 years. Hindi ba kayo nahihirapan? I mean, nakikita ko kayo. Nagtatalo, nagkukontrahan. Eh, you're far from perfect. Pero 19 years, paano nyo ginagawa yun? Hindi na naman namin iniisip kung gaano katagal na kami kasama. Hindi namin binibilang yun. Ang importante, basta masaya ka pag kasama mo yung asawa mo. Eh, tsaka lahat naman ng mag-asawa nagkakaproblema eh. Pero sana hindi nawawala yung pareho kayo gusto ninyo mabigyan ng solusyon yung problema. Tama. Tsaka problema yung tinatapos, hindi relasyon. Teka, sandali. Ha? Parang kami na nabibigay ng advice sa'yo. Sorry, pero parang may hinahanap ako sa relasyon namin eh. Hindi ko lang malaman kung ano. Eh, baka naman kasi dahil ang hinahanap mo eh hindi ano. Siguro, sino? Mimi? Mimi, okay ka? Nasa restaurant pala kayo kagabi. Oo, bakit? Kasi sabi sa akin ni Elsa, namatay daw ang lolo mo. Bumili ako ng bulaklak. Ayan ah. Salamat ah. Anong salamat? Manluloko ka. Bayaran mo ako bago sumamanlog ko sa'yo. Toto, tuloy-tuloy po tayo. And narito ang isang advice mula kay Papa Pete para sa mga couples na nagkakaroon ng problema. Mga couples who are far from perfect pero hanggang ngayon ay magkasama pa rin. Tandaan, hindi importante kung gaano katagal na kayo magkasama ng partner mo. What's important is kung gaano kakasaya kapag kasama mo siya. Remember, lahat ng relationship nagkakaproblema pero hindi dapat mawala ang willingness to find a solution to your problems. You end the problem, not the relationship. Mga katotoo, ito ang inyong Papa Pete at magbabalik ang kwentong katotohanan. Diyan lang kayo. Uy! Uwa!
Hindi, sige na. Nakapadaan lang ako. Alam mo, naisip mo ko yung sinabi niyo sa amin. And you're right. Siguro sa Wednesday, ilalabas ko siya. Maybe I'll take her out on a date. Peter, sanalaya. Question na. Halimbawa lang. Halimbawa, mamamatay ka na. Bibigyan ka isang chance na lang para tawagan kahit sino. Sino tatawagan mo at ano sasabihin mo sa kanya? Siyempre, si Angie. Sabihin ko sa kanya na... Teka, sanali. Hihintayin mo talagang mamamatay ka na bago sabihin sa kanya yung mga sasabihin mo. Mga katoto, nagbabalik ang kwentong katotohanan. And I apologize for what I'm about to do. But I'm leaving the station right now. At pupuntahan ko ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Angie, my wife, wherever you are, please wait for me. I'll be there, baby. Teka, sandali. Paano nga pa rin programa mo? Oo nga, ano? Ito. O dyan. Mga katoto, bago ako malis, let me introduce you our newest DJ na magbibigay sa inyo mga couples ng love advice. Walang iba kundi si Papa Pepe. Appreciate namin yung tulong. Thank you sa inyong mag-asawa. Teka, speaking of, Pepito, nako, eto na, nasa owner na siya ngayon. Ay, oo nga, masyari ka, makinig ka tayo. Tatay, ayan. Oops, sandali lang. Magandang gabi, mga katoto. Pansamantalang wala muna sa gabing ito ang inyong paboritong si Papa Pete. Pero huwag kayo mag-alala dahil nandito naman ang inyong Papa Pepe. Ako yun. Ngayong gabi, pag-uusapan natin ang problema ng isang mag-asawa na itago na lang natin sa pangalang Pedro at Angge. Itong dalawang ito, bago pa lang na couple ito, ano? At dalawang taon pa lang silang kasal. Pero itong si Pedro, talaga namang masama ang ugali. Ba't nga ba parang di naubusan ang problema mag-asawa, ano? Siguro, package deal talaga yun. Tsaka ganun daw talaga, pag may asawa ka na, hindi mo na pwedeng solohin yung problema mo. Dapat i-share mo. Kasi pag hindi mo sinare, parang hindi mo binibigyan ng chance yung asawa mo na mas maipakita yung pagmamahal niya. Eh, buhay mag-asawa pa naman, ganyan, di ba? Ang daming mga ups and downs, di ba? Doon nga rin masasabing, mahal mo talaga yung asawa mo eh. Pag nag-i-enjoy ka na dun sa mga downs, kagaya ng pag-i-enjoy mo sa mga ups. Take it from me, Papa Pepe. That's true. That's love. Mga katoto, tuloy-tuloy po ang inyong lingkod na si Papa Pepe at may caller po tayo. Hello? Hello, Papa Pepe. Yes, sino po sila? Itago niyo lang ako sa pangalang Patrick. Patrick, ikaw ba yan? Oh, Pete.
Eh, ba't hindi ka nagtago sa ibang pangalan? Eh, baka di mo ako makilala eh.